prayer po muna natin na dahil na sinuluhan mo para at least maninis mo. Did you manok siguro si Bioke? So yung na procedure po, be careful kasi medyo madalas yung diving board. Yan. Ingat pa. Mapurol yung ano po. The other side. Okay lang. Okay na yan. Okay. Pagkaganyan, pagkaganito po kalahati na, pwede na po na siyang i-side yan siya. Para at least meron naman tayong another foundation. Kasi pagka doon ka, minsan nagdudulas na may tried it na sulatan ako. Pero sige po, let the others. Ako po, maraming procedure. One minute. Maraming procedure. You can use like this. Para mag-Julia, pwede nyo pong ganyan. Para mag-Julia kayo, pwede nyo pong ganyan. Pwede nyo ganyan to. Pwede nyo tuloy-tuloy. Yes, tuloy-tuloy. Pero ako kasi... Pwede naman patong-patong. Yes. Ako kasi I go with sa patong-patong kasi yun mas madali. Tsaka mas pulido siya, mas parang ruler. Naka-align. Apo, tama. Depende yan sa inyo kung ano sa kayo comfortable tsaka kung ano yung... Ano yun? Ito kayo mabahan niya, easy lang pa. No worry, it's okay. Hindi, meron kami guys mo. Okay na. Pero group naman tayo. Any mag-procedure po tayo? Gusto na may mag-try po? Ano ka? Okay. Di ba? 17 minutes pa. Japanese. Are you sure? Yes. 10 pa lang. So, ngayon, ano na po tayo na? Vinegar. Hindi ba tayo kasama? So, gamitin po natin. Ito po muna yung open na po. Okay. Ngayon, one liter na mataas na ay pababa. 500 grams na naman. 500 ml na lang tayo. Kasi pag 500 ml, pwede mo gawing 325 yung sugar mo kasi diba 650 yun. Kasi baka hindi ka siya dito sa tandaan nyo, 550 ito pag nilagay kayo ng sugar tsaka salt nyo, dadami pa yan. Magkakaroon siya, mag-volume pa siya. Baka pwedeng pagkisabi na lang ako na po sa gabi. Mga 10 minutes lang. Hindi mo ito kayong gramahan ko. Pero sige, since na naman yung gramahan ko, we can use this to sugar. So, vinegar. Kahit na po hindi Japanese vinegar. Basta po rice vinegar, okay lang po. May sugar sa aking sugar mo. Sugar na po. So, gagawin ko po 325. Dapat po grams po tayo. Wala po na mga nalang ako. I use it like this. Grams, sir? 325. Let's say we can say 325. Ito kasi pag nag-dinram mo yan siya, ganun siya. Okay? Ngayon, pwede po ba?
kay ano, dandahan. Mas maigi po. Sugar po muna ang unahin natin bago po yung salt. Kasi po mas madali siyang madisolve, yes. At saka mas maraming kasi quantity niya compare sa salt pag nilagay natin yung salt. 50 na lang yung salt kasi 325. Hindi, yung salt yung salt, yes, 50. 50 or 60. Depende. Delivery niya. Na ba yan? No, maraming ay, may butas ka, may butas. Ayun, butas. So you make it like that. Dinivide ko niya lang kasi maliit yung kaserol. Kasi pag nag-1 liter tayo, habang siya. So yun, nakita nyo, medyo nag-dissolve na yung salt nyo, yung sugar nyo. Ngayon, mag-go tayo sa salt na. Siguro dalawang ganito at least na 50. I think it's better na... So, pwede po i-steer nyo po, sino pwede mag-steer? Habang... So I believe this is 50 grams, okay? Lagi ko po muna 50 grams kasi alam ko yung pinakauna ko ito is, and then I will make another 10 grams maybe. Next. Okay. Salt pa talaga. So, any type, anything po na gagawin natin sa akin po na malinis yung working touch ninyo. Yung knife po, ganyan po ang paglagay ng knife natin sa cutting board. Para for safety. So, yun. Yan, medyo maraano na siya. Maganda na siya. Basta hindi siya kukulo. Kailangan simo. Ayan, pa wala na yung ano niya. So, pwede na po natin patayin. We can okay turn off, yes. Ayan po. So, yun. Yan lang po. Yung vinegar nyo. Tandaan nyo, ito yung isa sa pinaka nagbibigay ng magandang flavor talaga sa sushi rice natin. So, okay. Medyo mainit po. Okay, so... Now, anong oras na yung ano natin? Ano na lang siya? 10 minutes. Okay. So, dapat, meron po tayong malinis na bowl din. Malinis. So, pahugasan po natin. Kasi ito gagamitin din natin sa rice, okay? We have an additional maybe 20 minutes po, okay? Para okay lang po ba na magstay at least 10 minutes after 12:30? Pero pwede na po tayong kumain ng others. Kasi po ano, gusto ko pong mag... Kasi gusto ko pong mag-ano po tayo. Kasi po gusto ko pong mag-roll na ngayon para ipakita sa inyo kung ano yung klaseng roll yun. Then kung sinong gusto mag-try, you can try. Para at least hindi naman sayang oras natin. Okay? Para may try niyo sa bahay. Opo, syempre. Yeah, because next week you have to... And one day you can learn. Eh, mas maigi po. Diba? Baka ate, baka ilipat na ako ni Madam sa kakiko nito. Yes po. Ako? Hindi, ako naman paggagawa ko niyan, ibibenta ko sa kanila. Yung alin po, sorry. Hindi kasi linggo-linggo naman kami may sushi. One minute po. May question. Ah, that's a good question. So, kung sabi niya po, paano po yung bagay ng flavoring? Mas maigi po ang ginagawa ko pag after ko siyang patayin sa time na ipot kasi may
to yung naglalaw na malabas kasi yung spirit mo ano yung ng mga things na nilagay mo sa loob. For example, orange man or ano, pag nilagay mo siya, mainit-init pa siya na lumalabas yung flavor niya kaysa malamig na. So yun, tama, good question po yun sa kay ate. So pagpatay na pagpatay nyo po nung apoy nyo, lagay nyo na po yung ano nyo. Dapat, while you're staring, mag-rap na po kayo para at least ready na. After 4 minutes. And then, other, any questions po para at least ano po tayo? Okay, so, gagawa po tayo ng sushi ngayon. Meron po ang tingin po lang kanina. Ito, we can make sushi mamaya gamit ng sushi rice natin. Tapos, we can try tempura. Tempura po, kasi medyo advanced kasi siya. Marami siyang procedure. Pero, kaya na siya naging ganyan kasi advice ko siguro, you can check on YouTube. Pero, yun nga po, may procedure kung paano siya gawin ng mas straight siya. Kasi, di ba, ang tempura, curve yan, yung shrimps po, curve. Meron po yung procedure para po mag-straight. Ang ginagawa po, inihiwaan po yung gilid niya. Tapos, ini-straight mo siya. So, parang pag nilagay... Habang naka-frozen po? Hindi po, after po defrosting. After defrosting, syempre, di ba, shrimps po. Iwan mo muna yung ulo. Intestine niya, tasalin nyo muna. Tiyan. And then, pag flip niyo po yung sa harap na, doon niyo po hiwaan ng tatlo, 1, 2, 3, and then i-straight na po siya. I-straight niyo siya, ipigain niyo ng konti to make it straight like that. Para po pagka nilagay niyo sa tempura, hindi siya mag-curve, mag-straight siya ng ganito. Kasi syempre, pag nilagay niyo ng sushi, di ba? Kasi pagka-curve yan, mahirap. Diba? So, yun yung requirements ng tempura. Kaya mag-straight. At meron naman pong ready-made na rin pagkano. Pero syempre, mas maigi pa rin na kayong gumawa ng pagsapon, meron kayong sariling business nyo. Kung mas mamaktipid kayo gumamit ng normal na flour with egg. Ito po, isang ingredients din po. Flour na all-purpose flour and then one egg. Tapos ano nyo lang. With, dapat hindi siya masyadong malapot. Salt, pepper, pwede po siya. Pwede po maglagay. Salt, pepper. Hindi nagagamit ng bread crumbs. Pwede rin pong gumamit ng bread crumbs. Pwede rin pong, for example, for tomorrow, ito po isang technique din namin. After nyo po balatan yung shrimps, ilagay, sausaw nyo po sa bread crumbs, ilagay nyo sa fridge. Tapos pagka pinirito nyo po yun na nalagay sa flour, mas crispy siya. Kasi diba pagka yung nagay mo sa breadcrumbs, ano siya, tumitigas siya pag nilagay mo sa chiller, diba? So yun po yung... Kailan na saan yung ano? Spoon? 5 minutes? 5 minutes yung spoon? Hindi po, kahit sa chiller lang po. Para mag... kasi diba pag na-melt, pag nabasa nung galing ng liquid ng shrimps, pag nabasa yung breadcrumbs, didikit siya. So pagka na tumuyo siya, nagiging matigas siya. Ngayon, siguro, I think, kasi 1 hour, sige, pwede naman na siya yung kuring kasi diba sabi ko pa kanina, 30 to 35 minutes pag 1 kilo. Pero pagka 3 kilo and 3 and a half kilo, yun na yung 35 minutes. So pwede naman natin siya yung kuring. Gusto naman itikman yung vinegar na ginawa here. Ngayon yung basic na vinegar na binigay ko sa inyo. Okay, nice. Medyo maasim siya, ano? 4 minutes left. Kasi nandiyan sa iba, nag-i-invento lang. So salt lang nalagay. Anong lasa na lang? Okay natin, siguro. Okay, so we can take it. Gabi na natin sa lawa ng ano. At least
may recipe na po tayo. Pwede yeah. Yun lang pong gamitin ito for business. Bahay mo na sa kanin business. Pwede pa lang tapos. Alright. Lagay na po natin yung rice. Plastic yata ito, chef. Plastic. Ito, ito. So, guys, paano ba satisfied po kayo sa vinegar? Yes. So, you can enhance again, ha? Actually, nung last time gumamit ako, sinawalan ako ng salt na normal. Ano siya, may aftertaste siya eh. Mayroong aftertaste siya na parang mapaklat in the future. At di ba yung Himalayan yun yung pink, di ba? Na-try ko siya nung inventor rin ako, tapos yun, medyo mapaklat. So, hindi ko na siya ginagawa. Possible siguro, meron siguro may babagayan siyang vinegar kasi lahat ng mga vinegar na ano, inventor talaga or invention talaga yun. Every sushi chef has their own invention. Okay sir, the rice is ready. Okay. So yung rice po, pag nakita po natin, medyo ano siya, yung taas kasi medyo matigas yung taas. Pero okay lang yan. And then ganito po yung paglagay ng rice, no? So so ganyan po. Minsan sinasabi nila, "Uy, may ano, may mga to. May dukot, ano ang tawag doon, dukot? Tutong. Or may tutong." Sabi niya, may totoong di magaling na sushi chef yan. Sabi, wala ka naman tayong control eh. Even though na sobrang galing na sushi chef, magkakaroon pa rin yan kasi we're using machine. Hindi na alam yan kung... So, hindi po natin siya pwedeng tangkuhanin yung totoong. Okay, hanggang dyan lang po. Hanggang dyan lang po kasi hanggang... Opo. Ha? Maribel? Opo. Sige. Gagawa ko. Kaya kasi meron naman tayong extra na rice. So yan lang po, hindi ko natin siya pwedeng idiretso. So yan na nga po, ganyan na siya. Ngayon, di ba po, nagsabi ako kanina, maganda yung vinegar na makita nyo, walang salt or vinegar na ano. Salt talaga siya. So maglagay pa tayo ng granules na natira. So ano nga po yun? Sabi ko 220. Kaya kailangan magdala kayo next week na national jack nyo, ha? Ngayon po, dinilis na po natin, hindi yung buhos lang, ganun doon po tayo mag-dress it. Kailangan po natin siyang i-spread. Spread evenly. Matrabaho ang sushi, but okay. It's good to learn. So, magtira po tayo ng konti. Hello, ate. And siya ka na inubos na. Sige, gawin kita. After, pwede po natin, huwag pong halo na halo. Ganyan po tayo mag-halo. Alam nyo bakit ganyan ito po. Para yung grain, hindi po siya... Naduduro. Hindi po siya maduduro. So, ganyan po. Dahan-dahan natin siyang ganyan. Sabi ko sa inyo, matrabaho talaga siya kahit na rice lang. So, dahan-dahan po natin siyang ganyan. Nagsimula sa pagsain. Kailangan pag pinagawa ko ng amo niya, yung parang natin amo.
talaga magtatrabaho yan na lang. Hindi pati, mga bata pa lang. I think this rice, kasi nga first time ko rin gumamit ng rice na to. Ano siya, matakaw siya sa tubig. Kasi malalaman mo yun sa butil eh. Matakaw po siya sa tubig. Kaya medyo dry siya ng konti. So, advice ko po sa ganitong rice, pag ganitong rice, pagdagdag siya ng konting 50. Another, kahit buhit lang. Another one buhit. O, kasi tinan nyo po, medyo dry siya. So, syempre, sabi ko 1:1. Ganyan po siya ulit. Bilanin ko lang. Again, what I see also dito sa rice na to, ano siya, maalis na siya. So, parang dumami. So, possible na pagka tinikman nyo yung rice nyo, tapos kulang pa sa vinegar, pwede nyo po siyang dagdagan. Kasi, di ba, every other rice, iba-ibang rice, iba-iba yung ibang volume niya. Minsan maalis siya, minsan hindi, ganyan. So, ito maalis na siya. So, possible to, advice ko siguro, tikman natin mamaya. Pwede tayong maglagay ng additional vinegar, at least 50 ml. At least buhit. Sa amin naman walang alam. Hindi po, titikman nyo po. Siya po titikman nyo siya. After 3 or 4 times na po ng ganyan, saka nyo po siya i... para siyang cake, folded na... ano ngayon? Cut and fold. Cut and fold siya. So yung ganyan. Cut. Tandaan nyo po, maganda yung rice pag nakita nyo yung grain, yung butil. Kasi pagka yung lasog siya, yun yung pangit. Yung hindi nyo nakikita yung butil. Kasi sa mga sushi rice, at sa mga sushi pagka nakita nyo na nag-roll sila, tapos nakita nyo yung butil, it means that's a very good sushi rice. Apo, wala ako na. Kailangan niyo sa buwas niyo ng rice and curry. Pwede niyo po tikman siya. Kasi pagka kailangan pa po natin ng... Take it, tell me honestly. Kasi pwede po natin lagay ng additional vinegar pa. Pagka pula. I think a little bit of vinegar for me. Vinegar pa, no? Pero yung ano, matigas talaga, yung kanin. Matigas pa kanin? Matigas yung kanin pa. Sa akin, para sa akin ah. Sakto lang ba? Pero kulang yung ano. Kulang yung taas. Sa tubig, sa akin din eh. Ewan ko. Parang may butil pa, parang nagbubutil pa. Pero, parang at least, ano siya, kasi, honestly, ano po, hindi ko po dala yung rice na dapat gagamitin natin ngayon. Nalimutan ko sa bahay. So, gumamit ako ng bago, pinabili ko sila dyan. Gumamit ako ng pero ano yung rice, usually kaya, yung ano, brand ng siya, rice? Kumbaga, hindi ko siya kamasada. Kaya, gano'n. Chef, ano yung usually yung brand ng rice ang gamit mo? Takahiro. Takahiro. Ayan yung mga ito. Yung mga ganyan brand. Diba? Nishiki brand. Meron sa Philippine store, Japanese store, sa Philippine store, meron din. At ilagyan natin store. Ng counting vinegar. Yes, so, counting vinegar. So, kasi, ito rin yung maganda yun sa sushi. Pagka masyadong tuyo yung sushi nyo, pwede nyo siyang i-enhance. Pwede nyo siyang gamitan ng more vinegar para siguro another 100 ml. Tapos, papaguhin mo rin gano'n. Tapos eh, ahalo ito rin. Opo. Mostly ganyan siya pag ano. Para hindi mo na ordinary rice lang siya. Kulang sa vinegar, no? Oo. Yung texture ng rice, hindi yung rice. Pinagat mo yung malapit siya. Hindi siya sticky. Mostly, may mga ganong rice talaga. Pagka natuyo siya, pagka nag-cool down siya, doon mo pala siya ma-appreciate yung ano. Meron siyang ano eh. May butil-butil pa. Butil-butil pa sa tubig.
water talaga siya. Sa tingin ko rin. Pero at least na-try natin yung ganyan na brand. Yeah, sa rice lang I spend para mag-cool down lang siya. 10 minutes maybe. Pero nag-multitask kasi ako while ganyan, naghahiwa pa ng mga ano, or yung pag na nasusubar ako pagka nasa 35 minutes yung rice ko, marami na ako nagagawa, like mga cutting fish. Opo, kasi syempre kailangan mo discarte talaga. Kasi kahit naman sa bahay, hindi kayo naka-multitask. Yan naman nag-lulog. So, nakalihin ninyo na pang-sandok is wood. Wood and one, yes? Hindi plastic. Yes. Wood. So, pa-cool down lang po natin siya. Pa-cool down minutes. So, each group, ilang member te? Five. Pati kayo na siguro mag-five. We will count later. What to buy? Next week, itatagdag yung mga nakahabol. Medyo matamis lang siya. Pero masarap yung less lang yung kasarap. Tikman nyo na po ulit. Okay na po. So, we can roll in a couple of minutes. May utang kasi ako dun. Apat na order. So, I need to roll for my... Pwede ba sabihin sa akin? I need to roll for one lady kasi nagagawa ko ng sushi rice, sushi for the our foundation. So this is for a cause kasi minsan it's for me, you know, I make it for a cause kaya ate, para kasi may matulungan kami sa funding. So gumagawa ko ng sushi every ng morning, every morning ng Sunday. So yun, I order si ate ng busan. Wala akong mukha ngayon. Hindi nakadala ako. Kadala ako ng... Namitin na yung pagkakas. At the same time, namitin na rin niyo kung paano niya i-roll. At least, pag namitin naman siya, hindi na... doesn't have change any... Yeah. May sobra naman yan. Titikman natin. May gloves. Gusto ko mag-roll. Karol niya lang. Ilang oras na kaya ito? 3:07.